Maligayang pagbabalik mga kasolid. Good news, Casimiro panalo sa laban na Inoue. Ipinapakasa na ang laban. Alas, nakitaan ng kahinaan na mga solid Cuadrona supporters may reaksyon na sa performance ng ating pangbato. Para sa ating unang mga balita, Treasure Boxing promotion na tiba-tiba nga sa naging laban ng ating pangbatong si Alas sa dami ng taong sumuporta sa bakbakan at sa dami ng mga taong pumusta na karamihan ay natalo lamang. Dahil ngayon sa resulta ng laban ay nauwi sa technical draw mga kasolid. Congratulations sa mga boksingerong nagpakitang gilas at nanalo sa laban na unang-una nga dyan ay itong si Takeshi Inoue ng Japan na. Muli na namang nagpapansin at nagpakitang gilas ang ating kababayang si Vince Parras na kung saan nakuha nga ang panalo at ang kagandahan dyan na pinakilig pa ang mga round girl na. Congratulations din kay Froilan Saludara, first round knockout, napakaganda nga ng performance ipinakita ni Kabayana. Sa bakbakan naman sa main event, maganda rin naman ang performance ipinakita ng dalawang boksingero. Ang problema nga lamang ay nauwi sa technical draw. Itinigil na agad ng referee kahit kaya pa namang lumaban itong si Yukinori Oguni. Sa kabilang balita naman mga kasolid, stamina at performance ng ating pangbatong si Janrel Casimiro, pinunangayan ng mga solid Cuadro Alas supporters. Halos pare-parehas nga ang isinisigaw ng mga boxing fans na sumusuporta dito kay Janrel Casimiro. Conditioning coach ang kulang. Ayon naman sa isang netizen, wala daw game plan ng ating pangbato, kayang-kaya naman sanang talunin itong si Oguni. Marami naman ang umasa ng isang brutal knockout. Ang problema na wala daw ang patience ng ating pangbato. Ibalik mo champ ang dating ikaw, huwag kang magmadali, nauubos agad pwersa mo, timing at strategy lang, bira ka kung may pagkakataon. May nagre-request naman na kailangan na talaga niya ng magaling na trainer at gawing assistant na lang ang kanyang kapatid na si Jason na. Ayon sa karamihan, panahon na para kumuha ng strength and conditioning coach dahil nawala na daw ang dating angas ng ating pangbatong si Cuadro Alas. Iisa nga ang sinisigaw ng mga fans, dapat ay pagtuon ng pansin na ng team Casimiro. Nagbigay din ng komento itong si Pau Salud at nag-aalala kung si Inoue na ang makakalaban ng ating pangbato. Isang pagkakamali mo kay Inoue, ewan ko na lang. May netizen naman nagsabing isinalba daw ng draw ang karera ng ating pangbatong si Alas. Ang sinalba ng draw na yan ay si Casimiro, hindi si Oguni. Pandating naman kay Tagatahol, huwag na nating pansinin ang kanyang komento dahil alam naman nating galit ito sa ating pangbatong si Janrel Casimiro. Heto naman ang binitawang salita ng ating pangbatong si Alas pagkatapos nga ng laban na sinabi niyang kayang-kaya naman niyang patulugin si Oguni sa unang round pa lamang. Pero hindi daw niya ginawa dahil gusto niya pang maging mas matagal ang laban at nang masihan ang mga manonood. Pero pag daw si Inoue na ang kanyang kalabanan, dito na natin daw makikita ang totoong Cuadro Alas. Laban ikaw ay Inoue, paghandaan ko talaga yan. So ipapakita ko yung best ko. So doon yung makikita kung gaano kagaling si Cuadro Alas. Samantala, mga fans ng Japanese Monster naniniwalang hindi uubra itong si Chandler Casimiro pag naglaban na kontra sa kanilang kababayang si Naoya Inoue. Sa naging performance nga nitong si Cuadro Alas kontra Yukinori Oguni ay nakitaan nga ito ng kahinaan ng Japanese Monster na si Naoya Inoue at gusto na nga ni Inoue na tapusin itong si Angas ng Pinas. Para naman sa ating huling balita mga kasolid, panoorin natin at bigyan natin ng komento kung ano ba talaga ang nangyari sa bakbakang Casimiro at Oguni. At dito natin malalaman kung bias nga ba ang naging desisyon sa kanilang bakbakan na. Sa unang round pa nga lang ng kanilang bakbakan ay kitang-kita natin na gustong-gusto na talagang i-knockout ng ating pangbatong si Angas ng Pinas itong si Oguni, pero naglaylo nga ang ating pangbato dahil alam niya nga matibay din itong hapon na. Bagamat marami namang mga power punches na ipinatama itong si Janrel Casimiro sa Japanese boxer ay makikita nating matibay din talaga itong si Oguni.
Heto nga lang ang naging problema mga kasori dahil pagdating ng round 4 ay itinigil na kagad ng referee ang bakbakan. Ayon nga sa referee ay nagkaroon ng accidental headbutt na kung saan nagkaroon ng cut itong si Yukinori Oguni. Pero marami naman ang nagsasabing suntok ni Casimiro ang tumama dito sa hapon. Nauwi nga sa technical draw ang kanilang laban pero kapansin-pansin ang pagiging bias ng referee tulad na lang sa round 1 na kung saan ay pinabagsak naman ito ng ating pangbatong si Janel Casimiro. Napakaliwanag, knockdown nga ito mga kasolid. At sa round number 4, ang accidental headbutt na sinasabing controversial. Kayo na ang humusga mga kasolid, headbutt nga ba talaga ang tumama o ang suntok ng ating pangbatong si Angas ng Pinas? At kung sakaling headbutt nga, hindi pa din dapat tinigil ng referee dahil kaya pa namang lumaban. Heto nga ang scorecard ng BoxRec na kung saan panalo ang ating pangbatong si General Casimiro. Dalawang hurado nga ang pumabor sa ating pangbatong si Cuadro Alas. At good news nga ito mga kasoli dahil under review ang kanilang naging bakbakan at pag napatunayang suntok ni Casimiro ang tumama dito kay Oguni. Posible nga mabaliktad ang hatol at i-anunsyo nga panalo ang ating nag-iisang Angas ng Pinas, Cuadro Alas, General Casimiro. Isang malupitang komento naman dyan mga kasolid regarding sa naging performance ng ating pangbatong si Angas ng Pinas. Hanggang dito na lang muna mga kasolid. Isang like naman dyan. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Mabuhay, Dr. Alvin Vlogs. Brrrr.